Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binabalak ni Pangulong Rodrigo Duterte na maging isang guro kapag natapos na ang kanyang termino sa Hunyo at 30. Sinabi ito ng Executive Secretary Salvador Medjaldea hinggil sa nalalapit na pagbaba sa pwesto ng Chief Executive. Ayon kay Medjaldea, patapos nang magimpake ang Pangulo ng kanyang mga gamit at karamihan anya dito ay pinatid na sa Davao City. Nabatid pa kay Medjaldea na wala pa namang natatanggap na formal na alok ang Pangulo bilang anti-drug czar ng papasok na Administrasyong Marcos. Nakikipag-usap na rin anya sila sa transition team ni BBM kasunod ng proclamation ni Marcos Jr. Ngayon Lunes ay magkakaroon ng cabinet meeting at posibleng huling pagpupulong na ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Nagtalaga ng mga karagdagang police personnel sa Sok Sarjan area ang Police Regional Office Region 12 kasunod ng insidente ng pagsabog sa Coronadal City, South Cotabato at Tacorong City, Sultan Kudarat. Inatasan ni PRO 12 Regional Director Brigadier General Alexander Tagum ang kanyang mga kawani na magtatalaga ng police bus marshal sa lahat ng bus terminal sa Sok Sarjan area bilang bahagi ng kanilang pagsisiguro na hindi na mauulit pa ang mga naturang pagsabog na ikinasawi ng ilang inosenteng buhay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang sinasagawang malalimang investigasyon ng Philippine National Police o PNP Special Investigation Task Group hinggil sa nasabing mga pagsabog. Samantala, nauna ng tinukoy ng militar na grupong Dawla Islamiya ang nasa likod ng pagpapasabog ng isang bus sa Coronadal City, South Cotabato at tanging dalawang anggulo lamang ang kanilang tinitignan sa pagpapasabog, kabilang na rito ang extortion at diversionary tactic kasunod ng pagpapaigting ng operasyon ng militar sa rehiyon. Liban sa minimum daily wage hike, aprobado rin ng regional board ang 500 pesos para sa domestic workers. Dahil dito, magkakaroon ng bagong monthly minimum wage rate sa Northern Mindanao hanggang 4,500 pesos sa mga syudad at first-class municipalities at 3,500 pesos sa ibang munisipalidad. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na granted at ipinagkaloob na ng Regional Wage Board sa Northern Mindanao ang 25 peso wage hike o dagdag sahod. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ipinatutupad ang dagdag sahod sa effectivity date nito at 15 hanggang 22 pesos namang dagdag sa darating na December 16. Kabilang sa may bagong minimum wage ang El Salvador, Valencia, Malaybalay, Cagayan de Oro, Iligan, Ginoog, Osami sa Tagaloan, Villanueva, Hasaan, Opol, Maramag, Quezon, Manolo Fortrich at Lugait na magiging 405 pesos para sa non-agriculture sector at 393 pesos para sa agriculture sector. 390 pesos sa non-agri at 378 naman sa agri sector, kasama ang retail at service establishment sa ilang lugar sa Oriqueta at Tangob na may hindi hihigit sa 10 ang empleyado. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.